Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SIU channel. And dito na naman nga po ako, ang nag-iisa ninyong nagmamagandang Collegiate Awakens, nagbabalik si Gandara upang maghatid ang latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta mga balita na may kinalaman sa Itbulaga, sagot na po natin yan. At mga balita sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman, ano pang iniintay niyo sa mga hindi pa nakakasubscribe? At mga bago lang dito sa aking channel, maaari po ninyong pindutin na subscribe button at notification bell para maging updated ka at ma-notify sa susunod nating video. Anyway, panibagong araw at eto na nga at panibagong update at topic na naman ang ating pag-uusapan at bibigyan ng reaction at komento. And for today's video, may kinalaman nga po ito sa paghitan ng Showtime at Itbulaga. Pagkakaiba po nung dalawa at paglilinaw po ni Nanay Christy Fermin hinggil po sa kinakaharap ngayon, kasalukuyan ngayon ng Itbulaga at Showtime. But before that, pag-usapan nga po muna natin ang ratings, guys. So, ang Showtime po ay nakatala ng 9.2% ratings, apat na channel na po yan. Sa GMA Network, so mataas po ang ratings nila dito, no, na kung saan ay meron po silang 6.2% given na sila po ang number one network dito sa Pilipinas. And GTV 1.4%, A2Z 1.2%, and Kapamilya Channel na main channel po ng ABS-CBN ay 0.4%. So, total of 9.2%. Samantalang Itbulaga naman po ay nakakuha ng 4% gamit po ang dalawang channel with 3.1% sa TV5 and RPTV na 0.09. Well, nais kong batiin ang RPTV, no? Kasi unti-unti tumataas yung ratings nila dito, although para sa mata ng mga bashers, of course, ay napakaliit niyan, 0.10%. Pero para sa atin po mga digital recads na nakasubaybay, ay it's a good sign na tumataas po ang viewers dito sa RPTV. Anyway, congratulations both Showtime and Itbulaga. Anyway, dahil nga po sa ratings ngayon na tinatamasa po ng Showtime, parang dalawang buwan na Collegiate Awakens na mataas po ang ratings nila, ay parang lumalaki po ang ulo ng panatiko. Again, mga panatiko, yung Showtime naman, as long as hindi naman sila gumagawa ng laban sa Itbulaga, sinasabi laban sa Itbulaga, ay no comment ako sa kanila. Yun lang po talagang ilang panatiko nila at lalong higit itong mga tape defenders na nakiki-showtime. Sa totoo lang, para nga po sa akin, mas maingay at mas toxic po itong mga tape defenders eh. Di naig pa ang mga Kapamilya fans. Pero meron din pong ilang mga Kapamilya. Anyway, sabi nga dito, kaya pa ba ng Itbulaga? Fly high pa like an eagle. And since hot topic ngayon sa social media, ang ratings ngayon ng dalawang noontime show nga at masyadong minamaliit po ang Itbulaga, narito ang komento ng ilan nating viewers mula kay Kate Sean Park. Its Showtime has almost no revenue due to the high cost of paying for its airtime block timer by using many channels, GMA7, GTV, A2Z, Kapamilya Channel, Gypsy TV, and the upcoming All TV, and the bankruptcy is to follow. So may kinalaman nga po ito sa pinagkakalat nga po ng mga tape defender single po sa kita ng Itbulaga at Showtime. Na dihamak na sobra daw pundugi ang Itbulaga compare po sa Showtime dahil sa laki daw po ng diferensya ng ad rates. Pero hindi sangayon dito ang mga legit ad guides sapagkat bumaba man or ibinaba man ng konti ng TVJ ang ad rates nila kasi sabi po ay nasa 1.5 million ang ad rates ng TVJ nung nasa GMA. 1 million, binaba nila sa 1 million ngayon. Napakalayo po sa chika na ikinakalat po niya ng mga tape defenders na 50,000. Katunayan yan, sinagot po ni Kapatid Insider ang post na yan ng tape defender na kung saan ang 50,000 pesos na sinasabi ng tape defender ay ad rates ng nagsarang non-time show na tahan ng pinakamasaya at hindi Itbulaga. 1 million pesos ad rates na chika naman ng ilan pang
Itbulaga fans ay hindi po maliit. Stable pa rin ang kita ng Itbulaga. Well, kayo po ba anong inyong masisay patungkol dito? Samantala, dumako naman po tayo ngayon at sa sunod po nating balita patungkol dito sa kontrobersiya na di umano ay graduate na ang Itbulaga sa mga ganyan. Mula po sa isinulat ng balita, Itbulaga graduate na raw sa mga kontrobersiya at issue by Ralph Mendoza. Tila matagal na raw tapos ang panahon ng mga kontrobersiya at issue sa longest running noon time show na Itbulaga. Sa latest episode ng Showbiz Now na nitong Webes, Hunyo 3 or June 3, na pag-usapan ni na Showbiz columnist Christopher Min, Romel Chica and Wendell Alvarez ang kompetisyon sa pagitan ng Itbulaga at It Showtime. At sa isang bahagi ng Showbiz, ng nasabing showbiz-oriented vlog, nabanggit ni Wendell ang isa sa umanong komento na nabasa niya patungkol sa Itbulaga. Sabi nga ng isang basher doon na nabasa ko, "Issue lang ba ang gusto niyo? Pag-usapan lang ba ang gusto niyo? Graduate ng Itbulaga chan." Lahad ni Wendell na sinang-ayuna naman ni Romel. Komento naman ni Christy, napakarami na po nilang pinagdaanan at sabi nga po natin bilang boksingero ang Itbulaga, di naman po lahat ng suntok nila ay tumatama sa isang panahon. Pero sa kalaunan na sila pa rin ang kampiyon, wala na pong dapat pang patunayan ng Itbulaga. At kung ganon din naman po ang ikasisikat ng programa na dahil lang sa issue, hindi nila gusto yon na wika niya. Dagdag pa ng showbiz columnist, kaya sa Darikads, walang pikunan. Sige lang, chillax lang. Ang mahalaga pareho kayong nasa ere. Ang tanong na lang, sino ang magtatagal? Matatanda ang nauna ng sinabi ni Christy sa isang episode ng programa niyang Christopher Minute noong Abril na wala na raw dapat pang patunayan ang Itbulaga. And gusto ko lang po i-highlight at bigyan ng komento yung ilan po sa nabangkit dito. At una, itong sinabi na kaya ang Darikads walang pikunan, sige lang, chillax lang. Ang mahalaga parehong nasa ere. Naalala nyo pa ba guys, nung kasagsagan po nung issue na nalulugi daw ang Itbulaga na kung saan ay nagsalita na nga po itong sila Tito Sen, ang TVJ, nagsalita na po sila and pinabulaanan nga po yung issue na yun at sinabing fake news. Doon nagsalita rin po itong si Boss Joey and sinabi nga niya na hindi ba maaring maging masaya lang. Yun po yung main reason kung bakit sila nandiyan sa noon time. Kung bakit po sila umeere, ang Showtime at ang Itbulaga para maghatid po ng saya. Kaya sana ay maging masaya lang po tayo. Chillax lang. And yun po yung ginagawa po ng Itbulaga. Happy lang po sila. Nag-e-enjoy na gumawa po ng mabuti. Tumulong sa ating kapwa dahil yun po ang goal ng Itbulaga. Hindi po ang mga issue na yan. And malamang ito yung nais pong iparating ni Christopher Min na kung saan kung dun lang din sa mga issue, intriga, sisikat ang kanilang programa eh di bali na lang, wag na lang, di ba? Kagaya nito sa sagot ni Froylan Cabiga sa post ni LMTV Entertainment. Ano naman kahit may bago pa dyan sa Itbulaga, Itbulaga. Ganun pa rin naman na walang bago. Aminin nyo man sa hindi, tapos na ang era ng Itbulaga at TVJ. Showtime na ang new era ng noontime show. Kahit sabihin maraming mga basher na nakikisabay sa issue kagaya mo. Hindi ko maintindihan bakit kailangan niya magkomento ng ganito. Gayong wala naman pong kinalaman sa Showtime ang post ni LM Entertainment. Kumbaga maiintindihan ko pa kung mayroon pong paninira tinitira ni LMTV ang Showtime, maintindihan ko pa na magbibigay siya ng komento. Pero wala pong kinalaman sa Showtime ang post na ito. So bakit at saan nang gagaling yung hugot niya? Patungkol lang naman po ito sa dapat abangan ng mga Darikads. New movie alert para po sa Father's Day special ng Itbulaga.
or kahit wala pong patama or hiret sa Showtime, maiintindihan ko kung magkokomenta siya dito kung mayroon pong issue sa Itbulaga. Kasi kapag may issue, hindi naman po talaga maiwasan na makikisaw-saw, ano, lalo na at kumpara sa kanila, kalaban po ang tingin nila sa Itbulaga. Ganon din naman tayo minsan sa Showtime. Kapag may issue yung Showtime, minsan nakikisaw-saw tayo. Pero hindi po ito issue eh. Patungkol po ito sa Itbulaga, sa mga dapat mong abangan sa Itbulaga. So, napakalinaw na nakafocus po ang Itbulaga sa kanila pong programa, sa pagpapaganda ng kanilang programa at kung paano po nila pasasayahin yung kanila pong mga viewers. So, kayo ba guys, anong inyong masisay patungkol dito? Just comment out below and don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.